So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ng kababayan natin na si Olympian Charles Suarez kontra kay American-Mexican na si Luis Correa na ginanap sa Amerika. Panalo po si Suarez mga tol, via unanimous decision. Dahil dyan mga tol, umabante na ang record ni Suarez sa 17-0 habang bumagsak naman ang record ni Correa sa 15 wins, 7 losses. So kung hindi title eliminator ang sunod na laban ni Suarez mga tol, baka world title na. Dahil tapos na ang laban ni Charles Suarez, tutungo naman po tayo sa laban na magaganap na si April 20. Sa susunod na linggo na nga po yan, ang bakbakan sa pagitan ni Ryan Garcia versus Devin Haney. May nag-leak nga pong footage mga tol ng sparring ni Devin Haney at Ryan Garcia noon, pero maikli lang po ang nasabing video kaya hindi po natin malaman kung sino ang nakakalamang sa dalawa. Si Ryan Garcia nga lang po ang nakikita nating sumusuntok habang si Devin Haney eh hindi po nagbibitaw ng suntok. Tiwala naman po si Ryan Garcia mga tol na pababagsakin niya si Devin Haney gamit ang mabilis niyang suntok at lakas niya. Habang si Devin Haney naman mga tol, sinabing masasaktan daw niya si Ryan Garcia at kaya din daw niya itong i-knockout, lalo pat 8 ounce na gloves daw ang gagamitin. Sa kabilang banda naman mga tol, sinagot na nga po ni Naoya Inoue ang sinabi ni Sean Porter na kung gusto umano ni Naoya Inoue na maging star ng boxing, eh lumabas daw ito sa lungga niya sa bansang Japan at lumaban daw sa mga American boxers. I-knockdown umano niya o i-knockout. Hindi din daw niya alam mga tol kung ano daw ang goal ni Inoue dahil lagi na lang daw sa bansang Japan ginaganap ang laban niya. So buwelta nga po ni Naoya Inoue mga tol sa sinabi ni Sean Porter, ang bahay daw umano ngayon ng mga lower class sa boxing ay ang bansang Japan. Kung sino daw ang gusto makakita ng laban, pumunta daw sa baluarte niya. Pero kung sakali daw meron na mas better sa Japan na available na magandang market sa Amerika, eh hindi daw siya magdadalawang isip na dumayo at masaya umano siyang gagawin niya yun. Lahat umano kasi ngayon ay nasa Japan na daw pagdating daw sa weight class na katulad ng sa kanya. So may punto nga po si Inoue mga tol dahil nasa bansang Japan ngayon ang magandang kitaan sa boxing pagdating sa lower weight class. Kaya nga po maraming Pinoy ang dumadayo sa bansang Japan upang doon lumaban. Maging nga po ang Amerikano na si Stephen Fulton na tinalo ni Naoya Inoue, dumayo pa ng bansang Japan. Kahit natalo si Fulton mga tol, tiba-tiba naman siya. At ganun nga din po itong Meksikano na si Luis Neri, lalaban ngayong May 6 kay Naoya Inoue sa Tokyo Dome. Dahil alam ni Luis Neri mga tol na malaki ang kikitain niya sa laban na yan. Bukod yan, maging si General Casimero na matagal nang hinahamon si Inoue, eh gustong gusto din makalaban si Inoue sa bansang Japan. Dahil kung makakalaban nga po ni Casimero si Inoue, manalo o matalo man, pwede na siyang magretiro sa boxing. Si Inoue po ngayon ang cash cow ng boxing sa Japan, kaya nasa kanya po ngayon ang power at napapasunod niya ang kalaban niya na gawin sa Japan ang laban. Sa ibang balita naman mga tol, namangha nga po si former 3 Division World Champion General Casimero nang pumunta ito sa planeta ni Kuya Lodz, ang kapatid at trainer niya. Dahil sa malaking bahay umano ang pinapatayo ni Jason, napasabi na lang po si Cuadro Alas mga tol na ang yaman daw ni Jason dahil mansyon daw ang pinapatayo nito. Bukod dyan, may palayan din si Jason na nakapaligid sa pinapatayo nitong bahay. Wika naman ni Jason Casimero, sobra daw yan sa 10% na nakuhang premyo niya sa ipinapagawa daw niyang bahay.